Hi guys, what is up no? Purse Trader is back rin again with another video. So sa video na to, medyo iba-ibahin muna natin no. Hindi muna tayo mag tag dito. Ano ng chart ngayon no. So kasi ito may nakita akong bagong laro dito. Tawag dito ay ito, Mist no. So in my opinion, kasi ako is a former player ng mga MMO, no? Hindi ko lang ibig sabihin MMORPG na laro, pero para sa akin is maganda tong laro na to. Kasi kung titingnan nyo, meron siyang different classes, which is ito guys, Crusader, yan, naka martilyo at saka shield, enchanter, magician, ranger is naka sword at saka may pana sa likod, hindi ko lang kung nagagamit niya yan, pero interesting, di ba? Shapeshifter, tao na nagiging oso, di ba? Witch hunter, ayan, naka, ano, putang, lupit. Para siya naka-crossbow siya, no? Tapos meron pa siyang daladala sa likod na spear, kung anong tawag dyan. No? So, pwede rin mag-farm at mag-stick sa loob ng laro. May mga pets, mga kakaibang items, siguro mga rare yan, legendary. No? Pero hindi, sa, ano ko, check nyo dito sa site nila, miss.game, no? Kasi ako, interesado ko dito. So, upcoming pa lang siya, hindi pa siya nare-release. And then, kung i-check natin dito sa CoinMarketCap, ay, wala. Sa search ko, Mist. So, yan, no? Ngayon is 5 pesos na siya. Kakabili ko lang kanina. Sa totoo lang, few days ago, July 21, sa napanood kong video, ayan, no? Magkano lang siya? Piso lang siya, no? So, ngayon is, kakapasok ko lang around 4 point, ganyan, 4 point ganyan ang price. Kakabili ko lang. So, ngayon is tuturuan ko kayo, siguro dito sa ating, tawag dito sa channel natin kung paano magano ng MetaMask, 'di ba? Kung paano mag-install, kung paano magbili ng kung mag-add ng Binance Smart Chain, kung paano mag bumili ng Mist, kung paano mag-add ng mga address, kung paano 'yung ginawa ko, no. So una-una, kung naka-PC kayo, kung naka-cellphone kayo, alam ko pwede rin siya sa Trust Wallet, pero ito is ngayon, ituturo ko muna sa inyo is MetaMask. Since nagawa ko na siya, why not hindi ko ituro sa inyo, no? So, dito kasi, sige, mamaya na lang, no? So, ang una natin gagawin is punta tayo dito sa metamask.io, no? So, pipindutin mo yung download, tapos yan, pupunta ka dyan, punta ka sa Chrome, tapos yan, install mo lang yan, tapos lalabas yan dito as plugin, no? Tapos login ka, gawa ka ng account, bibigyan ka niya na seed phrase. So, yung seed phrase na yun, guys, is yung mga 12 no words yun. Na kailangan mo siyang i-save kasi yun yung kung malimutan mo yung password mo, yun yung magiging magsisilbing recovery mo, no? So let's say tapos na yon. So madali lang naman yan. Gusto niyo sulat mo sa notebook mo sa pinagnonotan mo ng trades, no? So pwede. Ikaw nang bahala kung saan mo basta hindi mo mawawala, no? So halimbawa kuha mo na yung ano mo, yung iyong tawag dito. Seed phrase, may account ka na, ayan. Ang default kasi niyan ngayon guys is ito, Ethereum mainnet, no? So wala siyang Binance Smart Chain since siya nga ay isang sa Ethereum based kasi itong MetaMask. Pero huwag kang mag-alala kasi pwede kang mag-add nitong Binance Smart Chain. Yun nga lang, manually. So tuturuan ko kayo ngayon, no? So open ko lang yung file ko. Wait lang. Wait lang. Buksan ko lang, no? Hanapin ko lang kung nasan. Ako, hindi ko makita. Pero ito, siguro nandito siya. Yan. Yan, ito. Diba, ang una nyong ano dyan is makaganyan kayo, Ethereum mainnet. So ngayon, para mag-add kayo ng Binance Smart Chain, pinutin nyo yung custom RPC. And then ito, kita nyo ba? Ilalagay ko na lang to sa ano, description. Ito yung ginamit ko na ano, pang custom RPC, no? So, copy nyo to, Binance Smart Chain, lagay nyo sa network name, no? So, itong RPC URL, ito, lagay ko na lang siya sa description para hindi kayo malito. Yan, yan yung ginamit ko, no? So, chain ID 56, since meron na ako nga, hindi ko na siya i-enter, syempre, current symbol, syempre, BNB. And then, Block Explorer URL is ito, last na to. So, yan, nilalagay ko na lang yan dyan. So, kapag na-save nyo na,
Ayan, magkakaroon na kayo nitong Binance Smart Chain, no? So ngayon, meron na kayong Binance Smart Chain sa MetaMask. Kung gusto nyo rin bumili nitong ano, kasi itong mga ganitong wallets ay madalas ginagamit sa mga pancake swap. Yan, yan. Okay? So yan. So ito naman, pancake swap is dito nalilist yung mga maaga, yung mga kagaya niyan, Mist, yung mga sinasabi nilang Itam, mga Bimon, mga Dipet. Noong una, nandito lang si Dipet. So ngayon, si Dipet is noong una, may mga tropa ko dito, bumili ng ano, worth 13 pesos pa lang. Ngayon, tingnan natin kung magkano na yung Dipet. Dipet, yan, Dipet. Yan, 320 na halos, di ba? So yun na yung presyo ngayon ni Dipet. So dito siya nabibili. Punta ka sa trade, exchange, yan. So kailangan mo, may BNB ka. Kasi yun ang currency na ginagamit. Kumbaga, yun yung pinaka-currency na ginagamit dito sa BNB. Ah, sa pancake swap, since ano nga siya, sa Binance Smart Chain, di ba? So, paano ka magkakarga naman ng BNB dito? So, una mong gagawin is, i-connect mo tong MetaMask wallet mo dito. So, sa una kasi ang nakalagay dito is connect. So, pag pinutin mo yung connect, ano ba, kung naka-MetaMask ka din, pinutin mo yung MetaMask, tapos may magko-confirm sa'yo dito. Okay? So, yan, lalabas na yung balance mo dito, di ba? 0.00, hindi kito exact, 0.0094, pero yan yung 0.009. 385-36, yan yun. Nakakonect na kasi yung wallet ko. So, ganun lang. I-connect nyo lang. Hindi ko kasi mapapakita. Hindi ko lang kung paano. No? So, yan. Kung meron na kayong pancake swap, na-connect nyo na. So, ang kailangan nyo naman ngayon is BNB. Kung paano bibili ng BNB. So, kung may Binance account kayo, mas maganda. Siyempre, nagba-Binance Smart Chain kayo. So, mas advisable na meron kayong Binance na ano, tawag dito. Binance account na verified. Kung wala pa, punta kayo dyan sa baba, sa description, nandyan yung aking link. Magkakaroon kayo ng 10% mga discount, ganyan, no? So, para makabili kayo, punta kayong trade, and then advanced, yan. Punta kayo dito, and then search nyo syempre, BNB USDT, no? Yan. At this point, pwede kayong bumili dyan, no? Para tapos agad yung order nyo, halimbawa, marami kayong USDT, lagay nyo dyan yung amount kung paano kayo bibili. Halimbawa, gusto nyo is kagaya na akin, worth 10 USD lang. Yun lang yung binili ko. Yan, i-buy BNB nyo lang, pupunta na yun dito sa inyong fiat and spot. Di, halimbawa, na-buy BNB nyo na kasi hindi ko na mababay yan kasi 0.20 na lang yung balance ko. So, pag na-buy nyo na, may halimbawa, worth 10 USD na kayo, punta kayo ngayon dito sa fiat and spot, no? Tapos, syempre, hahanapin nyo dyan yung BNB. Putangin na, wala na ngayon, no? Hanapin nyo ngayon dyan yung BNB. Ito, BNB and then withdraw. No? So, sasample ko na lang since wala na nga dito. Withdraw, no? So, dyan, yan yung mga kailangan yung ano. Pagka ito is nalagyan nyo, automatic na yung magkakaroon, no? Yan, no? Yan yung transaction ko kanina, 836. Diba? So, kitang kita. And then, hinihinga na ako. So, para makuha nyo yun yung ano, make sure na naka-Binance Smart Chain to kasi kapag Ethereum mainnet, iba yan, ibang address yan, mawawala lang yung inyong BNB dito pag dito nyo sinend. Pero kaya make sure na Binance Smart Chain yan. No? So, paano makukuha yung address? So, ito, pag MetaMask is ito lang, copy to clipboard. Yan, copied na, lumabas, di ba? Yan, copied. And then, ipipaste nyo dito ngayon. Yan, di ba, kung saan nagkakaroon yan. Tapos dito, is lalagay nyo kung ilang amount. Wala siyang lumabas kasi nga wala naman akong BNB. Ngayon, pag nalagay nyo na, max nyo, yung 10 USD, i-confirm nyo lang, and then may mag-send sa inyo ng text message. May lalabas sa inyo yung text message, tsaka email confirmation para mag-send sa inyo, para legit na in-authorize nyo yung pag-withdraw from Binance to your MetaMask wallet. No? So, kapag na-confirm nyo yun, magpa-process yan, parang 3 minutes lang ata inabot nitong akin. No? 3 minutes lang inaabot nitong aking kanina. 8:36 nagsimula, natapos siya ng 8:39. So, at 8:39, nag-reflect na siya dito sa aking MetaMask wallet. Di, meron na kayo dito. May BNB na kayo sa MetaMask wallet. Tapos, nakakonect na rin kayo kanina dito sa pancakeswap.finance. So, tandaan nyo, pancakeswap.finance yung pupuntahan nyo na website. So, yan. Mag-reflect na ngayon dito yung inyong BNB sa balance. So, ngayon, hindi na mag-reflect. Nag-reflect na mga kaso, kunti lang, no? So, ang tatype nyo, halimbawa, bibili rin kayo ng Mist. So, tatype nyo dito, Mist.
Pero sa unang type nyo niyan, hindi yan lalabas agad. Kasi kanina, min-annual ko yan. No? Kagaya nito, pwede kayo magpunta sa bscscan.com para makita nyo itong address. Ito, contract address niya. So, pwede kayo dyan. Pwede rin kayo dito sa tag dito, CoinMarketCap. So, pares lang naman sila na ilalabas since pares naman sila legit. Ayan. Pwede ito ang i-copy nyo. Pwede ito. No? So, yan. Diba? Ito, nakopy ko na to. Copied. Diba? Galing yan ng bscscan.com. Tapos, diba, i-select currency. Pipaste nyo lang dito ngayon. So, yan. Lalabas si Miss and then i-import nyo lang. May approve kayo yung maliit na check dito sa ilalim. Pag, ano nyo, check, I understand, chuchu, ganun. Tapos, import. Tapos, okay na. Kapag, ano nyo, na-swap nyo na, di lalabas na dito yung Miss. No? I-confirm swap nyo na, tapos may magno-notice dito kay MetaMask bigla na ina-allow, kailangan nyo siyang i-confirm dito sa wallet nyo, tapos confirm swap, magkakaroon na kayo ngayon dito ng Mist, no? Yan, meron ako Mist ngayon sa aking MetaMask wallet since nakakonect siya dito. So, yun lang, no? Siguro iiwan ko na lang yung mga contract address, no? Kasi naniniwala ko magiging maganda tong ano, Mist na to. Titingnan nyo yung ano, partner niya, no? Steam, Binance Smart Chain Unity. Itong Steam, alam ko, is dito siya sa Steam i-re-release. Sa Steam siya pwede laruin. Diba, katulad ni Axie Infinity, siya ay sa Mavis Hub. Itong, ano naman, si Mist ay sa Steam. No? So, kung pupuntahan natin yung ano nila, saan ba yan? Wait lang ah. Ito, sa Twitter nila. Ito na yung, ano, nag-update sila dito ng progress, no? So, yan. Ga-update sila kung ano na yung nangyayari. Diba? Nag-ano sila ng characters. You know? Pinapagalaw-galaw nila. Uy. Diba? So, kaya ko rin siya gusto is hindi gaanong malakas siya sa graphics kasi nga hindi naman powerful tong mini PC ko. So, maganda siya, no? Para sa akin, maganda siya since parang low graphic consumption lang yung gagawin niya. So, smooth siya malalaro. At the same time is, ano siya? Role-playing game and NFT blockchain. Tapos, ang sabi din dito, guys, base sa research ko is wala siyang, ano, gas fee kapag nagbebenta ka ng NFT items. Parang ganon. Hindi ko sure, ha? Pero, i-research nyo na rin, no? So, yan, yung mga iba't ibang items dito. Hindi ko alam kung pwede mag-mint ng sariling weapon. So, tingnan natin, no? Pero yan, pwede mag-farm a stake na, iba't ibang job class. So, kung ako dito is, ito ang pipiliin ko, Ranger, no? So, yan, magandang laro talaga to. Na, ano, napipisil ko na. So, kung tatanong nyo, bakit hindi ako sa Axie o kaya sa MyDeFi Pet na gano? Totoo lang, maganda sila, pero hindi ko kasi trip yung gameplay niya. Totoo lang, para sa akin, mas gusto ko tong MMO role-playing game na ganito, open world. Di ba, naglalakbay ka, nagpa-farm ka dito. Try natin i-play ito. Ayan. Ayan. Try natin i-play ito. Ayan ko kung makaka-copyright ito, ah. So, yan, oh. Para sila may kingdom. Yan, oh. RPG. Putang. Na role-playing game, guys. Yan, oh. Pet. May pet, oh. Oh! Lupit. No, may sasakyan, mounts, weapons, so, 'di ba? Armor, skins, spells. You know? Pwede kayong magbenta ng mga weapon. You know, staking, farming sa loob ng mismo ng laro. Kaya maganda, 'di ba? Para sa akin, ha, in my opinion. So, kung ngayon is 5 pesos pa lang siya, you know, nagpa-farm din sila. Pang material, siguro pang craft yan ng weapons. Hindi ko lang kung ba't kung nalalaksan yung boses ko. Yan o. Uy! Malupit yan, malupit. Uy! Hindi pa nare-release tong ano na to, full game nito. No? Yan. Maganda to, sigurado ko. Magiging maganda to, sigurado. Itong laro, magiging maganda to. Lalo na kapag ni-release tong laro, no? Pero siyempre, trade at your own risk pa rin. Mag-invest lang ako dito sa Mist kasi bukod sa mag-invest ako dito ng $10 lang naman yun, di naman kalakihan, is mag-ano ako dito.
lalaroin ko to sigurado. Kahit may trabaho na ako sa July 26, lalaroin ko to. Part-time. Sana ma-release din to agad. So, babalitaan ko na lang kayo, guys. Kung anong magiging ano nito. Kung kailan, mag-research pa ako, no? Diba? Ang ganda ng ano, farming area. Para siyang flight. Naalala ko yung mga flight days ko dati nung high school po. Tanga na. 12 hours ako naglalaro per day, no? So, yan lang, guys. So, diba? Dito sa ano natin, umabot na siya ng 17 pesos. 17 pesos, ah. Hindi pa, ano yun, dollars. 17 pesos. So, possible pa yung umakyat ulit. Anytime, lalo na kapag na-release na yung mismong laro. So, yun lang, guys, no? Sana natutunan nyo dito sa video na to kung paano gumawa ng pancake swap, ng mga MetaMask na yan, mag-transfer from Binance to basta yung mga sinabi ko kanina, sana natutunan nyo. So, siguro, end ko na itong video, guys. 16 minutes to pala, no? So, medyo maiba lang tayo ng content. Explore din tayo sa, ano, ibang parte ng cryptoverse, no? Di ba, 24-hour change niya, 63%. No? So, yun lang, guys. As always, secure profits and protect your capital. Cut losses without mercy. Let's go!